Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. And Jesus reigns. Isa po mapagpalang umaga po na sa bawat nanonood po sa atin sa Love of Jesus Morning Devotion together with the FPC Values Formation po with Father Louis Reyes. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakishare muna po ang video bago tayo magsimula. Good morning po sa isang nanonood. Please comment below. Hello po, Brother Noel. Kamusta po? Pakishare po ang ating pong video. Pakishare po. Ayan, hindi ko na naman makita yan. Please comment po. Pakishare po sa GC po natin ang ating pong video. Hindi ko po makita. Kabila. Share lang po natin bago tayo magsimula. Pakishare po ang video po sa GC po natin. Saglit lang po, pinapasaw natin. Hello Kisha, pakipasa sa inyong GC. Ito. Yun, ito na, ito na. Good morning, Pastor John. Pakashare lang, pakashare. Cheesy. Malinaw naman po ang boses po natin, malinaw. Wala na malabas. Wala na malabas. Yon. Hello po, magandang umaga po Ma'am Shirel, Sister Winnie and family. Ma'am Shirel and family, Pastor John and family. Kasama ba ang iyong wife?
Hello po kay Ma'am Bina. Si Sir Alpha, hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. Are we excited ngayong umaga pong ito? Hello po kay Ma'am Janet. Ma'am Elby, hello. Kung excited po tayo, can you type? I am excited. Paki-share po sa timeline po ah. Paki-share po sa ating po mga timeline. Hello po kay Ma'am Teresita, Sister Nancy, good morning po. Kay Ma'am Marlina, good morning po. Magsisimula na po tayo, ha? Last 4 minutes po. Sinishare lang muna natin itong mga video. Pakishare po. No? Hello po, Ma'am Merlin Liat and family po. Good morning po kay Sir Ferdy Valderrama. Nandiyan po ba kayo? Hello po. Ma'am Roda Cruz, Constantino and family. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sige, shoutout niyo po ang inyo pong mga friends and families. Shoutout niyo po. Bago tayo mag-start ho. Praise God. Share natin sa Share po natin. Good morning po, Ma'am Crystal, Tita Joy, Ate Joy. Magandang maga po sa Carloy family. Hello po, Sister Nancy Icaro from Cavite. Meron tayo Quezon Province. Meron tayo Batangas, Cagayan, Bali. Si Ma'am Crystal, tiga saan po kayo, Ma'am Crystal? Ayan, na-miss po natin si Candy Ramos po. Ma'am Candy, magandang umaga po sa inyo. Last 3 minutes. Hello po, Ma'am Flores Jimenez. Kamusta po? From Tondo, Manila. Sister LB, Bonifacio Maulion from Quezon City. Tama po ba? Kayo po ay tiga Quezon City. Ma'am LB or si Sir Darwin po yun. Plaridel, Bulacan. Wow. Ako po ay Bulakenyo po. Sa ano po kami? San Ildefonso, Bulacan. Last 2 minutes. We will start na po. Kung hindi nyo po napapanood yung video po kagabi sa ating evening prayer, pakipanood po noon. Napakaganda po ng ating pong topic. Panoorin niyo po yung ating pong Word of God po roon. Okay, last one. Sinishare po natin kasi para mas marami pong makanood. Kahit pa paano po, no? Yan, 20 na po tayo. Shoutout niyo po ang inyo pong mga kasamahan po yan. Shoutout. Salamat po sa mga nag-share. Sa mga hindi pa po, paki-share po. And we have only 1 minute, no? 1 minute left. Mag-start na po tayo. Ayan. Excited ang bawat isa. Okay, handa na po ba tayong lahat? No, kung handa na po tayo, pa-shoutout po sa pogi kong asawa, si Daniel Basquiaguinero po. Brother Daniel, kamusta po kayo? No, we will pray for you, no, sa mga oras po na ito sa inyong pamilya. No?
Praise God. I'm feeling better na sabi po ni Sister Bina Encarnacion. Good morning, everyone. And especially, good morning, Lord. Good morning, Lord. Good morning, God. Can you type good morning? Good morning, God. Magandang umaga, aming Diyos. And now, tayo po ay ready na. Inom lang ako ng water. Praise God, praise God. 7:10, start na po tayo. Tulad ng pinangako ko po sa inyo. No? We will start 7:10. Sige po, tayo pong lahat ay pumikit, imuko at manalangin. At pwede pa ba tayong magpasalamat sa ating pong Panginoon? Tayo pong lahat ay manalangin sa mga oras po na ito. Lord, maraming maraming salamat po for this wonderful morning that you've given to us. Patuloy lamang po kaming magpapasalamat sa iyo sapagkat napakabuti mong Diyos sa aming pong buhay. Salamat po sa panibagong umaga na pinagkaloob mo po sa amin. At ngayong araw po na ito, Panginoon, gusto ko naming ma-experience, Lord God, yung presence mo, yung glory mo, Panginoon, yung miracle mo, Lord God. Gusto po naming makita, Lord God, yung kagandahan ng yung salita, O Diyos. Gusto po naming maranasan, Lord God, yung breakthrough sa aming mga buhay. But before anything else, Lord God, we would like to say sorry sa lahat po ng aming kapalpakan na naaming pong nagawa. Ang kasalanan, Panginoon, na paulit-ulit po namin ginagawa sa iyong harapan. Alam po ang lahat ng ito, Lord, hindi nalilihim sa iyo. But today, Lord God, gusto lamang po namin itaas ang aming mga puso, ang aming mga buhay. Maging aming pamilya, ang mga kasamahan ko po, Panginoon, sa online, sa aming mga kapanalig, kapatid sa Panginoon, from different locations, Lord God, I pray, continue pour out your spirit, your love, your grace, your mercy. Continue, Lord God, fill us, Lord God, with your Holy Spirit, Panginoon. Give us wisdom, give us strength, Lord God. Give us joy in our hearts, Lord. And we will continue worship you in spirit and in truth. And today, Lord God, ikaw po ang maihayag at maparangalan po ng aming pong mga labi, ng aming pong mga puso. As we gather here, Lord God, online and worship you. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita na aming marinig. Salamat po sa kasagutan sa aming pong mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay mag-comment po ng amen at magsabi po ng amen. Amen and amen. Magandang umaga po si Sir Luz Pibinda. Handa na ba tayong umawit sa Lord? Kung handa na po tayo, let's sing to the Lord, no, tayo po'y umawit para sa ating pong Panginoon. Praise God. Isin lang muna natin, no? Alright. Kung handa na po tayo, can we type amen? Okay, let's worship God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let's all sing worship song to the Lord. To you I sing, for you
Patuloy po tayong umawi sa Panginoon. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find release. So with all Amen. Praise God. Get discounts up to 80% off sa Lazada. Amen. Can you type amen? Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Talagang napakabuti po ng ating pong Panginoon. Amen. Praise God. Yan, i-invite pa po tayo. Watching na po, Pastor, sabi po ni Ma'am. Sino po ba yun? Aha, si Ma'am. Shoutout po kay Ma'am Jen. Hello po. Shoutout po muli sa inyo pong lahat. Are we excited to hear the voice of the Lord? Sa word ng Lord? Kung excited po tayo, can we type, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. No, tayo po magpatuloy na magpasalamat po sa salita po ng Panginoon. No, kanina lang po nanonood po ako, no. Mayroon pong isang pastor na sa ibang bansa po inaresto dahil sa nagkaroon po yata sila ng family gathering, no, sa church, no, sila pong lahat
nag-worship sa Panginoon at kinulong po, no? Kinulong po yung pastor. And talagang grabe na po yung nangyayari sa mundo, no? Kahit gumagawa ka ng mabuti, kukulong ka, no? And nasa Bible naman po yan, kapag tayo po ay patuloy na sumusunod sa Panginoon, there's a lot of persecution na ikakaharap po natin, no? Pero ngayon po, we are privileged and honor na makapag-gather po tayo online. And thank you so much for the social media na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Maging platform po natin na patuloy po tayong magsama-sama po sa lugar po na ito. Hello po kay Brother Daniel Baskigin. Thank you for watching po kahit na kasama niyo po ang inyo pong asawa, no? And kindly share this live video. Okay, hello po kay Ma'am Clyde Prenzuela ng Cebu City. Yan. Sino pa po ba yung hindi pa natin nababati? Nabati na po natin lahat. Halos lahat po, no? Praise God. Sa iba po na hindi nag-comment, so 25 po, no? Please comment po. Please comment. Tayo po yung mag-comment. No? Ang title po natin ay pinamagatan po nating ang tawag po rito ay saglit lang po, ayusin lang po natin yung ating pong video. Yan. Ang title po natin is Feeling Hopeless, Dance. Feeling Hopeless, Dance. Alam naman po natin yung series po na ginagawa ni Brother Louis Reyes, no? About hope, no? Susugan lang po natin, no? No? Kapag ramdam mo ba na ikaw ay wala ng pag-asa, sumayaw ka. No, anybody here, sino po rito ay dancer? Can we type? Ako po yun, pastor. Or kaya singer? Ako po yun, pastor. No? Yan, tignan po natin kung ano po yung magagawa ng ating pong talents or giftings na ibinigay po sa atin ng Panginoon. No? Sabi po sa Habakkuk 3:17-18. Habakkuk 3:17-18. Chapter 3, verse 17-18. Sabi po rito, bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng olibo at walang anihin sa mga bukrin, kahit mamatay lahat ng mga tupa, at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin, no? Ang Diyos ang magliligtas sa akin. When life keeps beating you down, you can dance before the Lord. Sino po rito mahilig pong mag-TikTok, mahilig pong sumayaw, kapag mayroong party-party, mayroong celebration, mayroong pong birthday, no? O sa school, nung high school ka, na ikaw ay nag-special number ng pagsayaw o pagkanta sa inyong eskwelahan, o kaya sa mga churches ninyo po, no, na dinadaluhan, nag-special number po kayo para sa ating pong Panginoon, no? Alam niyo po, talents and giftings or any things na meron po tayo sa ating buhay ay galing po sa ating Panginoon. And deserve ng Panginoon yung talents na meron po tayo ay maibalik po sa Kanya. Sad to say, may mga tao pong na maraming talento sa katawan, but they don't choose. Excuse me po, ah. No, but they don't choose for the glory of God and for the kingdom of God. No? They don't choose sa mga bagay na pang-spiritual. Ginagamit lang ito minsan pang sarili, no? Minsan po pangkatuwaan lang po, pero our talents, no, ay belong sa ating pong Panginoon. Oo, tama po yung ating pong nabasa. Yan ang ginagawa o ginawa ni Propeta Habakkuk. Kahit laganap noon sa kanyang bayan ang kaguluhan, kasamaan at karahasan, he chose to praise God and dance. No? Sa panahon po nila, talagang punong-puno po ng mga kaguluhan, kasamaan at karahasan. No? And sabi nga, history repeats itself even in this era or time. No? In this generation po, there's a lot of troubles, no? There's a lot of wickedness and crimes, no? And even this pandemic season, grabe yung ating pinagdadaanan po ngayon. Gusto mo na lang ano, mamatay sa mundong ito, eh. Gusto mo lang mawala. Kasi hirap na hirap ka na. Lusang-dusa ka na. Pagod na pagod ka na.
no? Ikaw ay balisang balisa na, takot na takot ka na, no? And pero pinili ng lingkod na ito, na si Habakuk, yung propetang pong ito, na siya po ay patuloy na mag-worship sa ating Panginoon. Anybody here, kapag ikaw ay sobrang depressed na o pagod ka na, ang puso mo ay manalangin at sumamba sa ating pong Panginoon. No? Can you type amen? No? Can you type amen for that? Kung kayo po ay talagang nag-worship sa Panginoon. No? Tandaan niyo po ito, the best thing na kapag tayo ay nagwa-worry is to worship the Lord. Let's turn our worry into worship. Can we type, let's turn our worry into worship. No, kung medyo mahaba po, can we type, I will worship the Lord. No, marami tayong option po ngayon. I will worship the Lord. In times of troubles, in times of hopelessness, helplessness, no, tayo po ay patuloy po na magagalak po at sasayaw sa ating pong Panginoon. Ayon po ayon kay Chuck Smith sa Blue Letter Bible, ang word na magagalak na binanggit ni Habakuk ay katumbas na Hebrew word na ang ibig sabihin ay jump for joy. Can we type jump for joy? Jump for joy, tumalon sa kagalakan. At ang pagsasaya naman ay spin around. No, ang pagsasaya spin around. Jump for joy and spin around. Ikaw ay umikot ng umikot. No, hindi sa wilderness, kundi umikot ka sa presensya ng Panginoon, umikot ka sa pag-ibig ng Diyos, no? And let's surround your life with the goodness and faithfulness of our Lord Jesus Christ. Palakpakan po natin ang Lord doon. You must jump for joy and spin around, no? Talagang nandun the spirit of joy and gladness in our hearts. Meron nga pong isang kanta, no? Napakaganda po ng lyrics po nito, no? Eh, babasahin ko lang po sa inyo bago tayo magpatuloy. Basahin ko lang po, ah. Sabi po rito, you've turned it all around where I was hurting. Now I'm rejoicing. In your love I found and I have joy. You took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again because I have joy. The celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on everybody, let's give Him praise for He is good. Mamaya po, patutugtugin ko po ito, no? Pagkatapos po ng ating pong prayer, nasa dulo po. And pakinggan niyo po kung gaano kaganda yung lyrics at yung kanta po na ito para po sa ating Panginoon. No, you have given me a joy that won't stop and I will never leave. So I will praise you with gladness for you are good. No, can you type? You are good. You are good. Ang Diyos ay mabuti po sa ating pong mga buhay. Amen? Kung babasahin po natin yung story po ni Habakuk, no, you will discover that he lived in the time of Israel's immorality, no, injustice and idolatry. No? Sa panahon po natin, marami pong immoral, no. Meron pong mga immorality na nagaganap po. No? Marami po. Hindi lang po ito sa mga kabataan, no. Kundi ito ay sa mga tao na nagsasama pero hindi pa rin po kasal. Hello po. Alam naman po natin na hindi tama 'yun sa harapan ng Diyos. Na yung salitang live-in, pinapaganda na lang po natin eh, no, para hindi naman kasalanan 'yan. Pero ang live-in po, nagsasama kayo at hindi kayo kasal, no, sa West o sa simbahan, it is a sin against the Lord, against the law and rules of the Lord. Kaya I encourage you sa mga hindi pa po kasal, magpakasal na po kayo as soon as possible para yung blessing ng Panginoon mag-overflow sa buhay po ninyo, no? Kasi yun po yung kalooban po ng Diyos. Ganoon din po sa mga mag-aasawa at magpapakasal pa lamang po. No, I encourage you na huwag muna kayong magsama sa isang kwarto, sa isang room, sa isang lugar. Maganda po na meron pong basbas ng Panginoon at patuloy na yung igalang po natin yung sacredness ng marriage po, no? Magandang umaga po Ninang Net. Hello po, magandang umaga po sa inyo.
Enjoy watching po, enjoy watching. Kindly share this live video. Sa bawat isa po, na 13 na nanood, pakishare po ang video po na ito. No? And sa mga kabataan po, kung meron kayong mga anak, no, sabihin niyo po sa kanila, huwag mo na po silang ninong po ako. Saan po ako ninong? Sister Candy. Alright, tuloy lang po natin ha. Aha, isa na ba? Injustice, no, sa atin po, mayroon din po mga injustice. No, marami pong mga hindi patas na maging sa ating lang pong ano eh, no, sa ating pong justice system, no? Ah, okay po, sige po. Sige po, ninong po ako. No? Sa ating pong hustisya eh, hindi po patas kapag ikaw ay mahirap, wala kang laban. Kapag mayaman ka, talagang nakakalaya, no? May napanood po kanina, no, sa isang sikat po na vlogger na mayroon pong isang lalaki na tiga Japan, gumawa po ng crime. Talagang ang grabe po yung ginawa niya. Pasintabi po uli sa kumakain, no? Pinatay niya po yung babae, ni-rape niya, pinatay niya at kinain niya po yung babae. No, ang malungkot po dahil mapera yung pamilya, for the second time pinyansan lang po, nakalaya po yung ano, yung lalaki, no? At ito pa yung malupit, siya po ay naging sikat pa doon sa istorya na nangyari po sa kanya, no? Naging celebrity po siya, but in the end naging worse yung kanyang buhay, naging malungkot po ang kanyang buhay. Tandaan niyo po ito, kahit gaano natin paulit-ulit gawin ang kasalanan at tayo pa ay mapagpala dahil sa kasalanan ng nagagawa po natin, one of these days, sisingilin ka ng hustisya. Sisingilin ka ng kasalanan na nagawa po natin. Pagbabayaran po natin ang lahat ng yan. Pero maganda sa Panginoon, no, tayo po ipatatawarin po ng Diyos sa lahat ng ating po mga kasalanan. Pero yung consequence, pagdadaanan po natin, hindi tayo makakaano dyan, hindi tayo makatakas po dyan. Pero hanggat nabubuhay po tayo, no, hanggat nabubuhay po tayo, patuloy po nating ibigay yung puso po natin sa Panginoon at sumunod sa Kanya. Can we type amen for that? Gusto ko lang pong ipag-pray si Joner Alejo. Lord, I pray, Panginoon, yung kanyang blood level, Panginoong Diyos, ay 166 over 121. Mataas po ito. I declare, Panginoon, pababain mo po ito. Maging normal ang kanyang BP. In Jesus' name. In Jesus' name. Be healed right now. In Jesus' name. Brother Joner, inom lang po kayong tubig at kayo po ay magpahinga po, magpahinga. Alright, tuloy lang po natin. Ha. Pinag-pray ko lang po kasi emergency po yung prayer po na yun. Kailangan nyo po ng panalangin. Tuloy lang po natin. And yun nga, sabi ko sa inyo, injustice. Tandaan nyo po ito, makatakas ka man ngayon sa hustisya ng batas. Pero hindi ka makakatakas sa hustisya ng ating pong Panginoon. Pagbabayaran mo lahat ng kasalanan mo na nagawa sa harapan ng Diyos. Kahit lihim ito sa tao, kitang-kita ng Panginoon lahat ng kapalpakang ginagawa mo. Pagbabayaran po natin. Kaya ngayon pa lamang po, let's repent. Lord, I'm sorry. Patawad po sa mga secret sins na nagagawa ko. Hindi mo to kalooban. Forgive me, Lord. No? Hingi tayo ng tawad sa Panginoon. And idolatry, no? Isa po sa mga pagkakasala po ng mga tao po in the past and until now, yung idolatry, yung pagsamba sa rebulto, no? Baka mamaya meron pang rebulto sa inyong tahanan. Hindi kalooban po ng Diyos yan. Ito ako na po nagsasabi bilang isang pastor. Alisin nyo na po yung mga images. Alisin nyo na po yung mga rebulto na meron sa tahanan po ninyo, no? Ayaw po ng Panginoon yan. Seloso po ang Diyos. Tanggalin nyo na po yung mga Diyos-Diyosan sa puso po natin. No, Diyos-Diyosan sa pera, sa material na bagay. No, ina-idol mo na yung tao, ina-idol mo na yung sarili mo, no? At marami pang ibang mga ina-idol po tayo, mga addiction sa buhay po natin. Baka mamaya ang Diyos mo na yung ML, ang Diyos mo na yung TV, no, yung Korea drama o yung mga K-pop. Baka mamaya ang Diyos-Diyosan mo na yung vision na meron ka, yung tong its, no?
online na nga po ngayon eh, no? Yung online tong eats, online sabong, no? Tapos meron na po online na ano, na pambababae. Pati pambababae online na rin po, no? Grabe. Pero salamat sa Panginoon, meron pong online gawain para i-encourage ang bawat isa na tayo po ay sumunod sa ating pong Panginoon. Sumunod sa ating pong Panginoon. Okay, tuloy lang po natin. And he was complaining to God dahil parang wala namang ginagawa si Lord about it. O minsan tayo po ay reklamador talaga sa Panginoon eh. No, na akala po natin walang ginagawa si Lord. Ulitin ko po ah. When God is silent, it doesn't mean He is absent. Okay? He is at work. He is working behind the scene. He is working out something. No? Panghawakan mo lang yung salita ng Diyos. No? Panghawakan mo lang yung salita ng Diyos. Tandaan niyo po ito, laging gumagalaw ang Panginoon. Laging gumagawa ang Panginoon. Kung ikaw ay pinagpapala ng Diyos, gumagalaw po siya. At kapag hindi naman po at nararanasan mo yung disiplina ng Panginoon, gumagalaw pa rin po siya. Pinapalo ka niya. Dinidisiplina niya po tayo. No? Dinidisiplina tayo ng ating pong Panginoon. Ako po, ito po yung aking opinion po sa pandemya pong ito. It's about the discipline na ibibigay po sa atin ng Lord bilang isang kanyang anak. No? Sa mga non-Christian, ito po ay isang wake-up call na kailangan nila si Jesus sa buhay po nila. No? Ang dami na naman po may virus. Yan nga si Sir Louis may sinasabi na talagang yung mga tao pabaya. Naka-face shield nga, nasa ulo naman. Naka-face mask nga. Nakalabas naman yung ilong. Papasok pa rin yung virus. Iba, wala talagang mask. Walang pakialam na makahawa sila o malanghap nila yung virus. No? Kaya, sa totoo lang, walang sisihan po ah. Walang sisihan po. Pag nagka-COVID ka o ako, walang sisihan po. No, tayo po may kasalanan po dyan. Huwag natin sisihin yung gobyerno o sino pa man. O yung kapitbahay natin o ano pa man. No? Huwag natin sisihin lalo ang ating pong Panginoon. Bakit? Sinabi na lahat ng Panginoon yung proteksyon. Magpabakuna, mag-ingat, protocol, etc. etc. Ang tigas ang ulo mo. Ang tigas ang ulo po natin. No? Kaya tayo po bilang isang Kristiyano, talagang ayusin po natin yung ating pong pagdidisiplina po sa ating sarili. Kung gusto mong humaba ang buhay, disiplinahin ng sarili po at dasal ang kailangan. Matatapos din po yung pandemya pong ito. Huwag po kayong magsawa na magtiwala sa Panginoon. May tinuturo lang po ang Diyos sa bawat sa pusa atin. God is good in different ways. Wait upon the Lord. Just wait upon the Lord. Can we type? Wait upon the Lord. Hintay lang po tayo. No? Yan si Habakuk, naniniwala ko na naghihintay rin po siya. Bagamat minsan, he questioned God, he complains. No, tayo rin naman po gano'n. Excuse me po. Tayo rin naman po gano'n, no? Na minsan nagre-reklamo sa Panginoon, pero mabuti po ang Diyos po natin. Tama na po ang reklamo. Tama na po yung complain. Tama na po ang lahat ng yan, no? Patuloy po tayong sumunod sa ating pong Panginoon. Masayang ko lang po yung sinabi ni Sir Louis. Even in heaven, God will uphold those who lives in discipline and character. Amen po. There's a reward in heaven sa lahat po ng obedient sa ating pong Panginoon. Alright. Pinanghahawakan ni Habakuk, no? But God revealed that He is working out something. Pinanghahawakan ni Habakuk ang sinabi ng Diyos kahit hindi niya ito naiintindihan. And everything seemed like a mess at that time. Minsan hindi po natin naiintindihan talaga yung ano ang nangyayari sa mundo ngayon. No? Pero in due time, maintindihan po natin, kaya pala dumaan ako rito sa problemang ito na sakit at karamdaman na cancer dahil isang araw gagamitin ako ng Panginoon para mag-inspire sa ibang tao, mag-motivate sa ibang tao na magtiwala sila sa Lord. Ang Diyos ang nagpapagaling sa anumang sakit at karamdaman. Kaya pala ako na ano, nagkaroon ng trauma kasi baka mayroon po sa atin na rape. No? May na-rape, na-abuso. Kaya pala ako dumaan dito para yung ibang mga na-rape o yung rape victims, yung mga na-abuso, na-trauma sila, ako yung gamitin ng Panginoon para maging encouragement na nakayanan ko yung pagsubok na ito. Sila rin kaya magpatawad sa nang abuso sa kanila. Kayang mag-move on sa kanilang pinagdadaanan. Kaya pala ako dumaan sa broken relationship. Ako pala yung gagamitin ng Panginoon, no, to encourage the family na may
may posibilidad na sila'y mabuong muli at magkaayos ang buong pamilya. Ah, kaya pala dumaan ako sa mga bisyo na ito para maging inspirasyon sa mga kabataan na sila ay magbagong buhay din at tigilan na yung mga bisyo bilang isang good example na hininto ang bisyo na meron ho tayo. No? Hindi natin naiintindihan, pero maiintindihan po natin in the future kung ano po yung gustong iparating ng Diyos sa bawat sa pusa natin. Alam niyo po, this pandemic, gusto lang talaga ng Panginoon. Lahat po tayo ngayon nasa wilderness. Gusto lang ng Lord, magtiwala po tayo sa Kanya. Sumunod lang po tayo sa Kanya. Alam ko po na kung bakit minsan inaalaw ng Diyos na tumatagal po yung pandemic pong ito because of our disobedience. Ganoon din po sa mga Israelita naman. Because of their complaining spirit, idolatry, etc., kasalanan, dumagal po yung kanilang journey sa wilderness in 40 years bago po sila nakapunta dun sa lupang pangako. At tayo rin po gusto po nating maka-experience ng promised land. No? Ibig sabihin maka-experience tayo ng blessing ng Panginoon, no? Ng COVID-free nation. Isa lang po, patuloy tayong sumunod sa kalooban po ng Diyos. Can we type, I will obey the Lord. I will obey the Lord. No matter what, we will continue obey God in our lives. Okay, matatapos na po tayo. Let's pray. You know? Ganun na lamang ang hope at confidence ni Habakuk na iligtas sila ng Diyos dahil nangako ang Diyos na meron siyang gagawin bagamat hindi agad ito mangyayari. No? Pero in due time, mangyayari po ito. Sa takdang panahon, ipinagkaloob sila sa kanila ng Panginoon. Kailangan lamang niyang manampalataya. No? That's why Habakkuk can praise God and dance. Sure siya that even through everything fails, He will never fail them. Tandaan niyo po, God will never fail us. God will never fail us. Tapat siya sa kanyang pangako. God is our way maker, miracle worker, and promise keeper. At tulad ni propetang Habakuk, you also have the reason para magdiwang at sumayaw because of what Jesus, our living hope, has done in 1 Peter 1:3. No? God or Jesus is our living hope. Can we type, Jesus is our living hope? Buhay na pag-asa po natin. No? At pasasalamatan natin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa libingan at ito ang nagbibigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Amen? Dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus, tayo ay binigyan niya ng bagong buhay. Tayo ay naipanganak muli. Si Jesus din ang nagbigay sa atin ng hope, ng pag-asa. The kind of hope na even though the situation is not good, maniwala ka pa rin, God will work out everything. Kahit na wala kang nakitang bunga, magtitiwala ka pa rin sa Diyos at magsasaya dahil meron pong inilaan ang Panginoon sa bawat sa pusa atin. There's a season na meron tayong sakit at meron pong season na ikaw ay pagagalingin. There's a season na ikaw ay magmo-mourn, pero meron pong season na ikaw ay magjo-joy, magkakaroon ng joy sa puso mo. And we will dance for joy, no? We will jump and spin around, for the Lord is good and faithful to us. Hindi nagbabago ang Panginoon. Siya'y tapat magpakailan pa man. Amen? Magsaya ho tayo at magdiwang. Rejoice in the Lord always. No? This is the day that the Lord has made, and we will continue to rejoice and be glad in it. At patuloy ho tayong magpasalamat sa Panginoon. Sumamba sa Panginoon at manalangin po sa oras po na ito. Lord, maraming salamat po. Thank you so much for your wonderful message for this day. Ang oras po namin, Panginoon, ay 7:44. Meron pa kaming time para makapag-pray po sa mga kapatiran po namin. I pray kung sino man po sa amin, Lord God, talagang konti na lang po yung hope mo nila. Give them a bundle of hope, Lord God. A great hope, Lord God. Na magpupush po sa kanila na patuloy na magtiwala at manampalataya sa iyo. Ngayon pa lamang, Panginoon, ano mo pong pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon. Lord, ikaw po ang siyang manguna. Maraming salamat po. Ngayon pa lamang pinagpipray ko, Panginoon, yung prayer request ni Pastor Michael.
yung kanyang kumare, Lord God, si Mary Grace, Lord, ay pumanaw na po yung kanyang tatay. Lord, I pray for your comfort sa Amparo family. Patuloy mo silang hawakan ng kanilang puso. Lord, I declare, provide their needs. I declare for your peace and joy in their hearts. Despite na meron pong namatay na tatay, pero ikaw ang tatay yung tatay para po sa kanila. Bless Pastor Michael and his family. Continue protect them, Lord God. In Jesus' name, amen. Lord, I continue pray, Panginoon. I continue pray, Lord God, sa kay Clarice, Panginoon, na meron pong kaarawan po ngayon. Continue bless her. Continue provide her needs, Panginoon. Continue give her salvation. Give her blessings, protection, even in their whole family, Lord God. Patuloy po nilang maranasan po yung pagpapala na nanggagaling po sa inyo. At sa celebration mamaya, Lord, ikaw po yung magbigay ng way, Lord God. Makajoin po kami, Panginoon. At may pag-pray din po siya patuloy. Bless the De Guzman family sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hello po kay Brother Nitz. At sa bawat isa, comment your prayer request po. Comment your prayer request. No, kung wala pa po, no. Ayan po. I pray, Lord God, sa sister-in-law ni Sister Winnie, si Gemma Marcos, na maging okay na po ang kanyang medical and all the papers na papunta po sa Hawaii. I declare, Lord God, your favor. I declare, Panginoon, yung papers, Lord God, maisa-isa po yung medical. Maging okay po ang lahat. Maging magkaroon po ng negative results, Lord God. Maging maayos po ang lahat ng resulta, Panginoon, na para makapunta na po sila sa ibang bansa. Give them favor in Jesus' name. Amen. I always pray, Lord God, kay Violet de Samarina sa kanyang healing, Panginoon, sa kanyang kay Enzo, Panginoon, sa kanyang buong pamilya, in abundant blessings, Lord God, ay maranasan po nila. Continue bless them, protect them in Jesus' name. Amen. I continue pray, Lord God, kay Catherine Lodebise, na siya po ay mga anak na po ngayon, Panginoon. Hindi po siya ma-overdue, Lord God. In Jesus' name, Lord God, thank you so much. Mga anak na po siya sa pangalan ng Panginoong Jesus. I continue pray, Lord God, for your financial provision and family and restoration and salvation, Panginoong Diyos. Sa Moral and Hernandez plan, in Jesus' name, continue bless them, Panginoon. And ma-restore po yung kanilang buong angkan at pamilya, kaligtasan po ng kaluluwa sa Moral and Hernandez family. In Jesus' name, continue bless Ma'am Janet sa kanyang buhay. At makasama po namin siya, Panginoon, sa laging panonood ng live video po na ito. Lord, I pray, Panginoon, yung church may po ng kanila pong buong family, Panginoong Diyos. Hindi ko po alam kung ano po yung dahilan. Baka marahil po magkaroon po ng sakit at karamdaman. Ang panalangin ko, Lord, anumang depresyon, anumang sakit at karamdaman na meron po sila, in Jesus' name, Lord God, ikaw po ang mag-heal sa De Los Reyes family at patuloy yung mga Panginoon na ingatan po ang kanilang buhay. Lord, maraming salamat po. I continue pray. Hello po kay Sister Gina. Magandang umaga po sa inyo. Comment your prayer request po. I pray kay Brother Noel, Panginoon, yung kanya pong bato sa abdo, Panginoon, ay matunaw, malusaw na po ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, I declare healing right now. Receive it in Jesus' name. At makabalik na po siya, Panginoon, sa pagtatrabaho. Lord, continue. Give Brother Noel a heart of worship, a heart of obedience para po sa iyo, Panginoon. At patuloy ng lahat ng pinapanalangin niya. Naniniwala po ako, you will grant this, Lord God, in Jesus' name. Amen. Maraming salamat. I continue pray, Lord God, sa mga oras po na ito. Yung asawa po ni Ma'am Shirel, si Brother Daniel, Panginoon, yung kanyang mga anak, Panginoon, na mayroon pong ubo, Lord God, si Ma'am Shirel na mayroon pong acid reflux, Lord God, problema sa heart, Panginoon, kay Shane, Lord God, yung kanyang rheumatic heart disease. I continue pray, Lord God, for your healing touch be upon them in Jesus' name. Heal the Baskigan family. Bless them. Protect them, Lord God. And maranasan po nila, Panginoon, yung presence mo araw-araw sa kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, I continue pray, Lord God. Yung prayer request po ni Ma'am Jen, Lord God,
yung kay Leo Kalamay, Kalamay Panginoon for Donado and Andico family for their past and complete healing, Lord God, laban sa COVID-19. I declare healing upon healing in Jesus' name. By the stripes of Jesus Christ, they are all healed in Jesus' name. Yan po ang aking deklarasyon. Pinagaling na po kayo ng ating pong Panginoon. Amen and amen. Ma'am Jen, please pass this video kay Sir Leo Fortunado, no, at sa pamilya po Antico. Yes, Lord, I continue pray, Panginoon, kay Nanay Librada Reyes, kay Burley Reyes, kanya, mula sa ubo, pananakit ng katawan, Panginoon. Maranasan po nila, maging si Sir Louis, Panginoon, yung kanyang goiter. Lord God, inayos mo na po ito. And we declare healing upon healing in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, maraming salamat. I continue decree and declare, Panginoon, kay Sister Dolly Bunag, Panginoon, yung kanyang request na sa kanyang paa ay gumaling na, yung kanyang pinagdadaanan ay matapos na po ito, Panginoon. Masolve lahat ng kanyang problema, kalusugan sa kanyang buong pamilya, kay Brother Asyong, Panginoon, sa kapatid po ni Ate Dolly, Panginoon, continue heal him in Jesus' name. Maraming salamat sa buong nilang pamilya, sa Bunag family. Let your protection and guidance be upon them in Jesus' name. Bless, Lord God, yung negosyo po niya na tindahan sa palengke sa pangalan ng Panginoong Jesus. I continue pray, Lord God, na magkaroon na po ng work at magka-project na po si Brother Daniel. I pray, Lord God, na isang araw po, Panginoon, pasasalamatan ka niya na ikaw ang nagpala ng magandang trabaho sa kanya. Sa pangalan ng Jesus, amen and amen. Okay, meron pa po ba? I pray, Lord God, for Lydia and family, Panginoon, na kung meron man po silang sakit at karamdaman, paggalingin mo po sila at patuloy po, O Diyos, na maranasan po nila, Panginoon, yung healing touch mo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Lord, I continue pray, Lord God, kay Ma'am Rhoda Constantino, Lord God, na ikaw ang mag-bless sa kanyang asawa, Panginoon, si Brother Bong. Lord, I declare, Panginoon, yung kanilang wedding anniversary. Right now, 33 years na po sila. As we celebrate, Lord God, your goodness and faithfulness sa kanila pong pag-asawa, pagmamahalan, Panginoon, more years to come. And I declare, Lord God, pour out your blessings unto them. Pour out your healing kay Sister Rhoda sa kanyang cancer. Mawawasak na po ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Thank you so much. Continue protect your whole family, ang kanya pong anak na nasa abroad, at si Karen na nurse po. Continue bless the Constantino family. In Jesus' name, amen. Can we type, happy wedding anniversary, Constantino family. Yan. Happy wedding anniversary sa Constantino family. No? Wow. Yes, I pray, Lord God, kay Brother Edgardo, Panginoon, ay makalaya na po sa kulungan. Yung maayos na po yung mga papers, Lord God, and we are very excited sa paglabas po niya. And ngayon pa lamang, Panginoon, naniniwala po ako na siya ay magpatotoo at makakasama po namin dito sa online gawain. Ganon din po, Panginoon, si Brother Nowhere na makauwi na po ngayon, December. Continue protect him, Panginoon. Continue bless him, guide him, strengthen him, and give him hope, Lord God, and faith that he will come here in the Philippines, Lord God. Thank you so much for your provision and protection, Lord. Safe travel po sa kanya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Lord, I continue pray, Panginoong Diyos, sa family po ni Sister LB, Bonifacio Maulion, kaligtasan po sa kanyang buong pamilya, pagpapala po ng pangailangan po nila, kagalingan po kay Ruby Bonifacio sa kanyang karamdaman, sa pangalan ng Panginoong Jesus, at ma-finalize na po, Panginoon, yung project ni Darwin sa Telecom, Lord God. Continue bless them. Lord, sila po yung mga anak na nagtitiwala sa iyo. Hindi mo sila pababayaan. Bless the Maulion family in Jesus' name. Amen and amen. Yan. Inom lang po ako saglit, ha. Tuloy lang po natin. Okay lang po, Ma'am Dolly. Meron pa po ba? I pray kay Sister Alona Alarcon. Salamat po sa pag-iingat mo po sa kanya, Panginoon, na hindi po siya tinamaan ng COVID-19. Pero Lord, kami po ay patuloy na dumudulog sa iyo, and we cry out to you, Lord God, yung
paggaling po ni Pia Ann, ni Baste dyan, ni Paul Adriano, Des Bondoc, Panginoon, ay maging okay na po sila sa kanilang karamdaman sa pangalan ng Panginoong Jesus. And I declare right now, your healing touch, receive it in Jesus' name. In Jesus' name, paggalingin mo po sila, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Lord, I continue pray, Lord God, kay Artus Piquinto, Lord God, and Perez family na malayo po sila sa COVID-19. I declare your divine protection be upon them in Jesus' name. And also, Lord God, kay Sister Bioli, ingatan mo po ang kanyang kalusugan, palakasin mo po ang kanyang immune system, at sa kanyang pag-serve sa iyo, Panginoon, continually na magamit po mo po ang kanyang buhay for your glory. Lord, salamat po, Panginoon, sa Piquinto family. Save them all in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Happy anniversary po, ah. Good morning po sa bawat isa. Blessed wedding anniversary. Meron pa po ba? Happy anniversary to both of you. Marengo, Roda, Cruz, Constantine, and Paring Bong. Lord, I continue pray, Panginoon, sa Angelica Flores, Panginoon, na nagkaroon po ng side effect, yung kanya pong pagbabaksin, nagkaroon po ng pantal-pantal, minanas po siya. I continue decree and declare, be healed right now, mawawala ng pamamanas at pantal sa pangalan ng Panginoong Jesus. Continue protect their whole family, ang kanya pong mga anak, Lord God, ni Sister Flores Jimenez at ang kanyang asawa, magkaisa po sila. Magkabalikan na po sila, Panginoon. Yan po ang aking declaration po, Lord. Magiging maayos po ang kanila pong buong pamilya. Patuloy mo silang bigyan ng favor na isang masayang pamilya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Provide their needs and protect them, Lord God. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Can you type amen? I pray, Lord God, na mawala na po yung lagnat ng dalawa po niyang anak, Panginoon, si Sister Candy. Lord, I pray, Panginoon, na pagaling mo po sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. And I continue pray, Lord God, sa kanyang family ng Sister Precious na relatives, protection sa lahat ng sa kanila, Panginoon. Patuloy na maingatan mo po sila, mapagpala mo po sila. At sa Ramos family, Panginoon, sa kanyang buong mag-anak, makakilala po sila sa iyo at tanggapin ka bilang, Panginoon, tagapagligtas ng kanilang buhay. Praise God, praise God. In Jesus' name, in Jesus' name. Sige po, i-type mo lang po yung prayer request po ninyo. Sa time check, 7:58. Tuloy lang po natin. Lord, I pray, Panginoon, kay Hazel Locario. Lord, maalis na po, Panginoon, ang kanyang vices. Lord, kung paano niyo po tinanggal yung bisyo ko, garan din po sa kanya. Patuloy niyang maranasan yung transformation mo. I pray, Lord God, iligtas mo po ang kanyang kaluluwa. Makakilala po siya sa iyo, Panginoon, si Hazel. Patuloy na pagpalain mo po ang buhay ni si Ma'am Luz Biminda Locario and the whole family Locario, Lord God. Protect them, bless them, and give them joy, peace, and hope in their lives. In Jesus' name, amen and amen. Happiest and blessed 33th anniversary. Walang anuman po, Ma'am Janet. God bless you po. God bless you po. Pakibati rin po, no? Happy birthday, Clarice, no? Katay po natin sa anak po ni Ma'am Ellen De Guzman. Happy birthday, Clarice. Lord, I continue pray, Lord God, kay Sister Alpha and family, sa kanyang husband, Panginoon, na si Jojo, Panginoon, Brother Jojo, sa kanyang kids, si Jaya at si Aljo, Lord God. Continue bless them, protect them, Lord God, at patuloy po na samahan mo po sila, Panginoon, sa battle na kinaharap po nila ngayon. Ano mang persecution, Lord God, matatapos po ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. I declare your presence be upon them, Lord God, always. At maranasan po nila, Panginoon, yung talagang breakthrough sa kanila pong buhay. Continue guide them, Lord God. At ano man po yung gusto mong ipagawa po sa kanila, mangyari po ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise God. Ang sarap po mag-pray. Amen, amen. Salamat po, Pastor Kiko. Wala ka naman po.
Lord, I pray, Panginoon, na maging normal po yung blood sugar ng asawa ko na si Darwin, Panginoon. Lord, I pray for Brother Darwin, yung kanyang sugar level, Panginoon, ay maging normal sa pangalan ng Panginoong Jesus. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Tanggapin niyo po na magaling na po kayo sa pangalan ng Jesus. Lord, I continue pray, Panginoon, kay Oscar Trinidad, Panginoon, na nasa ICU. We continue pray, Lord God, for your healing and protection and extension of his life. We continue pray, Lord God, maging kay Sister Nancy Icaro and the whole family, kay Lala, Panginoon. Continue bless them, protect them, guide them, Lord God, at maranasan po nila yung joy in the midst of troubles and testing in their lives. Lord, kalusugan po maging sa kanyang asawa, sa buo nilang pamilya, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Tuklasin ang katotohanan at kapangyarihan sa likod ng napagandang panalangin. Praise God. Thank you, Sir Louis. Wala nga naman po sa mga nag-thank you. To God be the glory po. Lord, I pray, Panginoon, kay Sister Evangeline, Panginoon, na lumakas po yung kanyang pangatawan. I declare, Lord God, a complete and totally healing, Panginoon, total healing sa kanyang pangatawan. A strong immune system, Lord God, a strong body, in Jesus' name. Continue, Lord, give mo po siya ng maturity in faith. Increase mo ang kanyang pananampalataya, kasama ng kanyang buong pamilya. Iligtas mo po, Panginoon, ang Fernandez family, in Jesus' name. Continue, guide them. At maranasan po nila, Panginoon, yung kagalakan sa puso nila. Bagamat may problema, patuloy po na magtitiwala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa inyo pong deklarasyon. I claim it by faith. God will bless me. Yes, Lord, I continue pray, Panginoon, sa asawa po ni Sister Elby Reboledo na meron po siyang ubo. At nanghihina po siya, Panginoon. I declare healing upon healing in Jesus' name. Be healed right now. At patuloy po ng Panginoon ay magpalakas po sa ating pong immune system sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, I pray, Panginoon, kay Dante Villamayor, yung sa kanyang problema sa sakit sa puso, right now, we release healing upon healing in Jesus' name. Pagalingin mo po, Panginoon, ang kanyang heart. Patuloy siya magtiwala sa iyo, Panginoon, that you are His great healer, Lord God. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you po. Thank you po sa declaration. Pastor Bong. Thank you po, Pastor, sa pagbati. Please pray for the complete healing for my wife. Yes, everyday po yan, Sir Bong. No? Everyday po yan. I continue declare right now yung total healing sa inyong asawa. Mararanasan niyo po ito. Basta magtiwala lang kung kayo sa Panginoon. Huwag kayong bibitiw sa Panginoon. Patuloy lang po yung chemotherapy. Isang araw po, siya po ay gagaling sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, I continue pray, Panginoon, kay Sister Candy Ramos, yung kanyang paninikip ng kanyang puso, Panginoon, na ay mawala na po ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Give her, Panginoon, a strength, Lord God, at sa lahat po ng kanyang gagawin at paplanuhin, Panginoon, pangunahan mo po siya. Salamat po. Bless the Ramos family in Jesus' name. In Jesus' name. Protect them, Lord. Protect them. In Jesus' name. Alright. Meron pa po ba? Sige po. Huwag po kayo mahiya. I continue declare and pray, Panginoon, sa Valderrama family, kila Sir Ferdy. Continue bless them, guide them, protect them, Lord God. At patuloy po nilang maranasan yung abundant blessings that coming from you. Give them joy and peace and hope, Lord God. At patuloy po nilang maranasan, Panginoon, yung talagang dumadagundong na pagpapala that coming from above. Thank you, Jesus. In Jesus' name. Amen. Lord, I pray, Panginoon, na mawala na po yung sakit sa ulo ni Leia Victoria Encarnacion tungkol sa kanilang ari-arian sa lupa. Lord, I pray, matapos na po yung kanilang issue sa lupa sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sila yung mapagpapala mo, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Alright. Sige po. Pag-pray po natin yung mga nasa listahan. I pray for my mother, Marisa Duyan, sa kanyang heart problem. Ganon din po, Panginoon, kay Aldrin Lobit, Lord, kay Sister Bina Encarnacion, Panginoon, yung kanyang brother, God, sa puso. Lord God,
mataas yung cholesterol level, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name. Be healed right now. Maging kay Dwight Chan, si Dwayne Latrell, kay Jomar Mangada, kay Ferdy de Guzman, be healed right now. In Jesus' name. Lord, yung gallstone ni Emelia, Panginoon, in Jesus' name, be healed right now. Lord, yung kidney failure po ng mga sumusunod na aming pong mahal sa buhay at kapatid sa Panginoon, kay Pastor Art Duyan, Eduardo Francisco, Liz de Cruz, Christy Araki, Chaser Tiglao, Tita Helen Ventura, Panginoon, complete healing po sa kanya, maging kay Clarice, maging kay Vanessa Valenzuela, pagalingin mo po sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. And to the whole family, Lord God, i-bless mo rin po ng kagalingan ng bawat isa sa pangalan ng Panginoong Jesus. Heal them, Lord God, in Jesus' name. I continue pray, Lord God, sa may mga cancer patient po namin, kay Tita Elenita Roman, Sharon Julian ng Taiwan, Yoli Duyan, Pauline Dupaya Senior, Remedios Pangilinan, Yamir Malyari, Dindo de la Cruz, Virgilia de la Cruz, April Antonio, Lani Tumbocon, Marilyn Villanueva, Nimpa Rodojero, at Mark Andy Antepesto, sa kanilang cancer, Panginoon, pagaling mo po sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. At Lord, maraming salamat. I continue pray, Panginoon, yung panganak po ni Catherine Lodobise, Lord, ay manganak na po siya ngayon right now. Thank you so much, Lord, for a new baby. Kay Michelle Dulaiba, Panginoon, malapit na rin po siya manganak, Lord, sa tamang panahon. At patuloy po na pagpalain mo po yung kanilang pong finances at yung health po ng ina at ng kanya pong magiging anak. Salamat din po. We continue pray, Lord God, sa mental illness ni Alex Mendoza at Sister Terry. Patuloy mong pagalingin po sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, maraming salamat po. I continue pray, Lord God, sa atin sa pagtiterapy po ni M.M., Cedric Leonard, Erwin Balkin, Mark Anthony Manuel, Wency Reyes, Panginoon, ay maging successful po ito at makalakad po sila ng normal, maging maayos po ang lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. And I declare, kung sino man po, Panginoon, yung meron pong depression sa aming kalagitnaan, sa 20 itong nanonood, I declare, the comfort, the peace, and joy in your heart right now, receive it in Jesus' name. In Jesus' name. Palakasin ka ng Panginoon right now. In Jesus' name. Kay Elsie Matira, Genesis Baldono, Sister Uping, Eva Malyari, and Brother Rio, Lord God, I pray for your touching their hearts, Lord God. Strengthening them, Lord God. Strengthen them, Lord God. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. And amen. Maraming salamat po sa Marpunray family, Bachel family, Jimenez family, restoration po sa kanilang buong pamilya. Magiging mais po ang kanilang pamilya. Yan po ang aking deklarasyon, Panginoon. Lord, give them favor, Lord God, in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, I pray, Lord God, maging sa salvation and transformation ni Brian, Panginoon, ni Jason, ni Melo, and Jason Reyes, Lord God, save them and change them in Jesus' name. Maging kay Saida, Panginoon, yung persecution, Lord God, matapos na po ito sa kanyang katrabaho sa pangalan ng Panginoong Jesus. Patuloy po, Panginoon, yung forgiveness po ng asawa ni Sister Joanne, Panginoon, Sister Jingjing, ay magpatawad na po ang kanyang asawa sa pangalan ng Panginoong Jesus. Continue bless the Awadsen family. Continue bless, Lord God, Sister Jingjing and the whole family. Protect them. In Jesus' name, amen. I pray for Rachel Ann Tabora, Panginoon, patuloy po siyang ingatan, pagpalain, Panginoon, patuloy po yung kanyang passion sa paglilingkod sa iyo. Guide her, Lord God, in Jesus' name. Lord God, maging Panginoon sa accounting department, I continue decree and pray, Lord, na ikaw po, Panginoon, ang mag-heal sa lahat ng mayroon pong COVID-19 patient sa accounting department sa City Hall ng Quezon City. And we continue pray, Lord God, na protection sa buhay po nila, Ma'am Winnie, Panginoon, at sa kanya po mga katrabaho. Thank you so much, Lord God. We continue pray na maayos na po yung mga bayarin nila Sir Joey Salvador sa ospital sa pangalan ng Panginoong Jesus. Thank you so much, Lord God, for your provision. Even sa buhay po ni Sister Rhea Benjamin, Panginoon, continue, pour out your blessing to them. Protect them. Heal them, Lord God, sa lahat ng may sakit at karamdaman. At ikaw po ang mag-guide sa kanila pong pamilya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Maging kay Sister Jen, Panginoon ng Pompak, I continue pray, Lord God, i-pour out po yung blessings po sa kanyang pamilya, sa kanyang buhay, Lord God, sa kanyang pagtatrabaho, ingatan mo po siya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. I continue pray po, Panginoon, maging sa L2J Progress Engineering Company nila Sir Jun Pereira at Leo de la Cruz, Panginoon, may pagkakaloob na po ito. Lord God, salamat po sa blessing po na ito sa pangalan ng Jesus. Amen. I continue pray, Lord God, sa mga businesses po, Panginoon, ang mga nanonood po ngayon, sa mga online business, sa mga canteen, Panginoon,
yung need po, Panginoon, ni Sister Helen, Lord God, o Sister LB, Lord God, na pambayad po, Panginoon, sa kanila pong business na gagawin, sa pang-upa, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagkakaroon mo po ang favor po sa kanila. Maging sa Liat family, Panginoon, sa Duyan family, sa Cueva family, Panginoon, Sister Upeng, Sister Judith, Sister Oni, Ninang Nenet, Panginoon, yung kanyang tindahan, yung mga kanya pong mga paupahan, Panginoon. I-bless mo po ito. I-prosper mo po lahat ng kanyang pinanghahawakan. Lord, ikaw po yung magbigay ng marami pang favor sa lahat ng may negosyo po sa mga nanonood po sa amin. Lord, I continue pray, Panginoon, na ikaw po yung mag-bless sa Pompa Company. I declare salvation in every employees and in their families. Financial breakthrough in their whole family, Lord God. Maging sa Pompa Company, Panginoon, mas lalo ma-prosper po. Marami pong customer ang bumili. At patuloy po, Panginoon, yung protection and healing, strength and wisdom, unity and compassion, Lord God, in the co-employee ay maranasan po ng bawat isa. Lord, I pray, Panginoon, na mag-mature po sila sa pananampalataya. Manood sila ng online sharing, Bible sharing po namin tuwing Tuesday and Wednesday. At katukin po ang kanilang puso kung sila'y po nakakalimot sa iyo. Lord, maraming salamat. I continue pray kay Brother Albert Tanlim po, yung presidente po ng Pongpak. Ikaw po mag-bless po sa kanya, kay Ma'am Jeannie, sa kanyang anak, at sa buong angkan ng Tanlim po family. Lord, maraming salamat. I continue bless and declare. Samahan niyo po ako, declare po natin yung blessing sa mga LOJ, Love of Jesus, pastors and pastora po natin. I declare kay Pastora Marieta, Pastora Bibian, Pastora Cathy, Pastora Oli, Pastora Roxanne, Pastora Marian, Pastora Cora, Pastor Roger, Pastor Hans, Pastor Red, Pastor Michael, Pastor John, and Pastor Art, and even me, Lord God, I'm your servant, and si Brother Louie, and the rest of the leadership, Panginoon ng LOJ, continue bless us. Indeed, you are faithful in your church. Continue bless our tithes and offering. Continue, Lord, give us favor, Lord God, sa pagre-renovate ng church po na ito. Mangyari po ito, Panginoon, in due time. Maraming salamat po. Continue na ma-share po namin yung gospel, Lord God, with the wisdom of the Holy Spirit. We continue declare, Panginoon, marami pong mga i-disciple, marami pang umawin para po sa inyo, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus. I continue pray, Lord God, si Shane Pernania, na mawala na po ang takot sa kanyang panaginip sa pangalan ng Panginoong Jesus, Lord God. Ano man pong pinagdadaanan po niya, matapos na po ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. I continue decree and declare, Panginoong Diyos, ito pong mga frontliners po namin, Panginoon, continue protect them. Napakatindi po ng battle po ngayon. Lord, I pray, Lord God, for a courageous heart to pursue their career and calling, Lord God. I pray for your protection in their lives and in their families. I pray for your healing, Lord God, sa lahat ng mga frontliners po namin tinamaan ng COVID-19. I continue pray, Panginoon, kay Brother Greco Belica, Panginoon, ang tinamaan ng COVID-19, ang aming pong commissioner sa graft and corruption. Continue heal him in Jesus' name. I continue pray, Lord God, na yung mga frontliners po namin ay patuloy po silang maglingkod sa bayan at sa iyo, O Diyos. Maraming salamat, Lord. Bless all of us, Lord God, lahat ng mga Pilipino and mga OFW, ingatan mo po kaming lahat. Pagpalain mo po ang aming po mga OFW families and friends out there, Lord God. Sa mga nanonood, Lord, bless them, guide them, protect them in Jesus' name. Bless their family in Jesus' name. Lord, maraming salamat po. I continue pray, Lord God, for this coming election, Panginoon, sa aming pong government. Magkaroon na po ng changes, Lord, ng revival. Wala na pong korupsyon. Patuloy pong papalitan ng lahat ng mga official na korup at mapapalitan ng isang matino at godly government official. Thank you so much, Lord God, for your favor in our government. Maging, Panginoon, sa aming pong ekonomiya, maging ma-sustain po ito. Lord, maging, Panginoon, sa aming pong bansa, dinedeklar ko po na ang bansang ito, Panginoon, ay para kay Jesus lamang at wala na pong ibang Diyos na maghahari sa lugar at sa bayan ng bansang Pilipinas. Let Jesus reigns in this nation in Jesus' name. Mawala na po, Panginoon, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Mawala na po, Panginoon, yung kahirapan, yung addiction, yung graft and corruption at marami pang mga kasalanan sa bansang ito. At patuloy po na ang mamutawi sa puso ng bawat isa ang pangalan ni Jesus. Lord, maghari ka sa bansang Pilipinas sa pangalan ng aming pong Panginoon Jesus. Salamat po muli. At Lord, pinagkakatiwala ko rin po, Panginoon, ng lahat ng nanood po ngayon na ikaw po, Panginoong Diyos, ang
magbigay po sa kanila ng tunay na pagpapala at kagalakan sa kanilang buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Bless Rodora Cruz in Jesus' name. At ano man po ang kanya pong kahilingan, Panginoon, prayer request, guidance, protection, blessing, healing, in Jesus' name, ipagkalo mo po sa kanya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen po, amen po. Kantayin po natin yung ano, yung sinasabi ko sa inyo. Pwede na pong ano, mag-out po kung meron po kayong gagawin. Pero kung wala po kayong gagawin, kantayin po natin to. At pagkatapos po nito, tayo po ay tapos na. No? Praise God. Bye. Yan, sabayan niyo po yung kanta bago tayo mag-closing prayer. Amen. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will. For you are good. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing. You turn my sorrow into joy. And I'm singing and I'm dancing. And I'm shouting for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And I'm singing and I'm dancing. For you are good. Amen.
Let's declare Jesus reigns 7 times. 1, 2, 3, go. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. And Jesus reigns. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Tapos na po tayo. And shout out po sa 12 nanonood po. Nag-stay. Thank you so much po. Napakaganda po ng awitin. Patugtugin nyo lamang po yan araw-araw. Mga worship song. At isang araw po, ang Diyos ang tutugon sa ating pong mga problema. Hello po kay Ma'am Yoli Mabasa. Kindly replay this live video. Good morning everyone and see you later with Brother Louis Reyes. In behalf of Love of Jesus, we are very thankful sa inyo po. Salamat po sa inyong pagsama sa umaga pong ito. Enjoy your days. And tomorrow, 10 a.m. po, Sunday service po natin. Huwag po kayong mawawala. 10 a.m. po yan. Thank you so much. To God be the glory. To God be the glory.